Hindi nagpatinag, sumatinding init ang libu-libong mga rider na sumama sa pinakamalaking taunang Riders Convention sa Subic, Zambales. Kasama sa kanila ang isang 87 years old na veteran rider mula pa sa Visayas. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Buhay na buhay ang moto tourism dito sa Subic, Zambales. Mga rider mula Luzon, Visayas at Mindanao nagsama-sama para sa isang unity ride. Bit-bit ang mapuporma at pangmalakas ang mga motor. Lumahok sa isang unity ride sa Subic, Zambales ang nasa 4,000 riders. Agaw pansin itong BMW R18 na nasa kulang-kulang 2 milyon ng halaga at itong Kawasaki W800 na nasa mahigit 500,000 ang presyo. Ang ruta ng unity ride mula Subic Convention Center, paakyat ng Mount Samat sa Bataan at pabalik ng Zambales. Habang lumili niya ang mga rider bilang paghahanda sa paglarga, may nakita pa akong pamilyar na mukha. Simple lang ang goal ng Unity Ride, namnamin ang ganda ng ating bansa at i-promote ang mototourism. Mga loops that we are doing, let us make it more enjoyable, talagang pasyal talaga tourism, to enjoy more the views and the beauty of our country. Nagkaroon din ako ng pagkakataong makilala ang isa sa pinakamatandang active rider dito sa Pilipinas, si Tatay Francisco, na ride his life pa rin sa edad na 87. Ganun pa ng inuibo si Tatay, pero hindi niya talaga ipinalampas ang pagkakataong makasama sa event na ito. Kasi sa akin, basta araw-araw, pagising ko, may motosiklo ako, magra-ride ako. Kaya naman may tuturing ng legend sa pagmumotor si Tatay Francisco. Bata pa lang, nagmumotocross na raw siya. At ang bit-bit niya ngayon, pangmalakasan pa rin. Kuminsan, talo ko pa bata eh. Bata siya, pagdating sa destination, parang pagod na pagod. Hindi lang means of transportation para sa iba ang pagmumotor. Nakakabuo rin sila ng samahan. Hindi lang para suporta ng isa't isa, kundi maging ang turismo ng lugar na kanilang pinupuntahan. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang taunang motorcycle convention na yan ng mga big bike riders kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Si Manong Francis ay isang living legend na sa aming community, mm-hmm. no? Idol talaga yan, no? Mm-hmm. Hanggang ngayon, mm-hmm. nakakapag-motor pa siya. Mm-hmm. Mantakin mo, from Iloilo, dala ang kanyang motorsiklo, mm-hmm. bumiyahe siya sa Subic, mm-hmm. Zambales. Mm-hmm. Anong impression mo sa kanya? Nakaharap mo eh. Oh. Nakaka-amaze talaga, no? Pops, matipuno pa rin. Matipuno pa rin. Oh. Ang lakas pa rin nung dating kahit 87 years old na andun pa rin yung angas. Oh. No? Kinukwento niya nga sa amin nung ano, oh. eh dati daw naka leather jacket pa sila. Leather jacket. Mag-ride. Nung bata-bata nung pa siya bata, siguro. Bata pa siya. No? Pero oh. ngayon daw, sabi niya, magle-leather jacket ako pero yung wala lang sleeve. Oh. From Iloilo, kasi miyembro mm-hmm. siya ng Iloilo Motorcycle mm-hmm. Club. No? Isa sa pinakamatandang mm-hmm. motorcycle club sa Pilipinas. Mm-hmm. Ilang araw niya binuno yun, mm-hmm. from Iloilo mm-hmm. to Zambales. Isipin mo yung Pops J, no? Oh. Magmamotor ka mula Iloilo papuntang mm-hmm. Subic, no? Tatawid ka pa ng oh. dagat, no? So kung i-estimahin mo around, lagpas isang araw, oh. no? And buti na nga lang, malaking, may mga kasama oh. na iba pang rider itong mm-hmm. si ating legend, si oh. Tatay Francisco. Oh. Napaka, you know, yung community talaga is nakakabuo ng hindi lang bond, Uh-oh. No? Parang support, na parang talagang pamilya, no? Yun yung minsan nakita at napansin Uh-oh. Ko sa motorcycle community nung nandun ako, Uh-oh. Nung pinapanood ko. Ibang bonding eh, di ba? Iba. Oo, nandun din ako eh, di ba? Tawa. Sa gitna ng matinding init ng panahon, tawanan dahil sa mga kwento, di ba? Yung kanilang mga kwento habang nagra-ride mula. Kasi galing yung iba dyan, mula Mindanao, Visayas, iba't mm-hmm. ibang probinsya yan. Isa nga yun sa nakakagulat, Pops Gino, magkakakilala kayo halos lahat. Mm. No? Parang nagulat ako parang pag kinakwento ko sa ganito ganyan, oo, si Jay, kaibigan namin yan. No? Parang lahat connected. No? Mapa Luzon, Visayas, ang parte ka man ng Pilipinas, eh, andun yung bond. No? Bilang, matinding bond. Mm-hmm. Oh. Isa sa in-emphasize dito sa Big Bike Convention mm-hmm. na naganap nitong weekend ay yung kahalagahan ng motorcycle tourism, no? Kung saan nakita nga natin nagsalita yung isa sa mga ambassadors na Senator J.V. Harris ito. Ikaw ba nakita mo yung multiplier effect na kapag nagbiyahe ka from different places, no? Iba't ibang probinsya, mm-hmm. and lahat sila maglalakbay, magkakain yan, magpapagasolina yan, mm-hmm. gagasta, di ba?
Nakita mo ba, naramdaman mo ba yung epekto nito sa ating ekonomiya? Mm-hmm. Tama ka din, Pops Gino. So unang mapapansin natin pag may gantong kind of event is, hindi lang isa yung motor, yung rider na umiikot. It's either five, bahi, konti pa nga yung lima. Usually, 5-10 people na marami talaga na as many as 50. Mm-hmm. Napakarami. Yung ride nyo nga, papuntang Mount Samat, no? Around, hindi natin mabilang kung gaano karami, no? So, may kita natin yung multiplier effect, no, na ang daming ganito, pupunta sa isang lugar just to enjoy. No? To enjoy the nature, kung ano man yung ma-offer nung lugar na yun. Siyempre, kakain, hindi mawawala yun. Not only to promote yung magagandang lugar dito sa ating bansa, no? Kung hindi, siyempre, gumagasta rin sila. Kumbaga, nagkakaroon din ng nakikinabang din yung iba't ibang mga negosyo, di ba? So, yun yung malaking epekto sa ating economy. Pero na-emphasize din dito, Ivan, yung safety naman kapag naglalakbay sila sa iba't ibang probinsya. Sinabihan na kinakailangan, maingat ka kapag nakikiraan ka sa iba't ibang mga bayan, di ba? Para mapanatili yung kaligtasan hindi lamang ng rider, kundi pati yung mga taong dinadaanan nila. Tama? Tama ka dyan, Pops Gino. Isa dito nga sa pinopromote ng mototourism is yung pag-ride ng safe. Yes. Napaka-importante, no? Sa rin doon sa aking narinig dito habang sa president's meeting ay respetuhin natin yung ating lugar na dadaanan. Yes. Isa sa pinakamalaki yun na parang tumatak talaga sa akin na parang kailangan talaga natin respect. Hindi lang ito basta daanan. Mm. Ito ay tahanan para sa ibang tao na syempre may pinapadaan sa atin na para ma-enjoy natin. Yung pinakita mong motor kanina, yung napakagandang R80 ng BMW, nako, ano yun? Halos 2 million pesos ang halaga. Pero ang lahat ng proceeds napunta rin sa charitable institution na kanilang napili. Yun naman yung every year na naging advocacy na rin nitong grupong ito. Pero ikaw ba, hindi na inita. Can you imagine yung mga nagbomotor, magbabiyahe sa tindi ng init ng araw? Eh nga, Pops, no? Alam ko late parang na. Parang sacrifice din. Alam ko late na kayo nagbumiyahe, no? Alam ko, ang call time nyo talaga is around 10. 8 or 10. No, aalis na dapat kayo. Patanghali na Nakaalis yung ibang rider around 11 na ata. No, tapos dalawang batch pa yon, isang from Mount Samat, tapos isa papunta, isa pang papunta Kasaya. No? So, yung banda Kasaya, medyo tanghali na talaga. Yung init. Iba talaga yung init sa Subic nun. Yung mga personalities na nakita mo doon, may mga namataan ka bang medyo kilalang tao. So ayun nga, Pops, no, ang una talaga nakita natin is si Senator JV, no. Siya yung nandoon sa may president's meeting, no. May mga nakita rin tayo mga moto vlogger, no. Maraming moto vlogger na tayo nakita doon, and yung isa pa ay narinig ko. Ay may dumating pang isang importante. Ang dating pangulong Rodrigo Duterte, isang avid rider, and even before he became president, talagang dumadalo siya diyan sa convention na 27th big bike convention na ito. So, almost 3 decades na, the same faces, makikita mo, pero may mga bagong mukha rin. Nag-enjoy ka naman. Pops J, nag-enjoy ako. Okay. Napa-ano na nga ako eh. Napa-canvas na. Magmomotor ka na ba? Napa-canvas na. Sige, pag-isipan mong mabuti ha, kung magmomotor ka na. Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque.